Samantala, matapos hagupitin ng bagyong Tisoy ang Bicol Region, kasamang naapektuhan ang Nagaview Adventist College kung saan isa sa mga pangunahing kailangan upang magpatuloy ang eskwelahan ay ang elektrisidad. Kaya naman, kasama ang mga naging assistants ng North Philippine Union Conference sa kanila ay ang power generator. Nagbabalik si July Tumarlas para sa report. Noong mga nakarang taon at buwan ang tayo nakarating sa lugar na ito ng Nagaview Adventist College, ay ganito kaganda ang itsura ng ating natatanaw. Nagagandahan mga puno at kung ano-ano pa ang ating nakikita sa lugar. At siguradong mapapawaw ka. At nang dumating ang bagyong si Tisoy dito sa naturang lugar, ganito ang ating nakikita. Masasabi ni nating nakakalangkot man, diba? Mga punong kahoy na nagtutumbahan, mga puno ng saging, kawayan, pati na ang bahay kubo, at may ilan pang mga puno ng niyog ang naputol sa lakas ng hangin dala ng bagyong si Tisoy. At dahil sa pagraragasan ng bagyo, napigtuhan ang supply ng kuryente. At sa ating pagtatanong, mga ilang buwan pa ang bibilangin para maibalik ang kuryente sa lugar. Sa kabutihan ng Panginoon sa tanggapan ng North Philippine Union Conference ng Tampasay, ay umakyon sila at nagpaabot ng tulong ng isang makinarya na pansamantalang makailaw ang lugar. Blessings nito from our God and NTUC. Natutuwa kami na itong generator na ito ay nakarating at malaking tulong ito. Thank you very much. Sa tulong ng Panginoon at ng mga namamahala dito sa naturang lugar, ay maibalik din ang kasingganda ng ating natatanaw ng mga nakaraan. Kung dumating man ang mga kalamidad, di natin pwedeng sabihin ay huwag na muna. Pero ang pinakamahalaga sa lahat na ang bawat isa ay mayroong pusong nagdadamayan at nagtutulungan. Ako po si Julio Tumarlas, naghatid ng balitang mayroong dalang pag-asa. Mula po dito sa Nagaview Adventist College at ng Hope Channel Philippines, ito ang Hope Today.